Hello, ako si Abby at ngayon igagawa ko ni Kuya Cheng ng sculpture. Leave it to me, my friend. Pero bago ang lahat, mag-unbox muna ako nitong pasta machine na nabili ko online. Napakabilis nitong dumating. Bumili ulit ako nito kasi retarado na yung unang machine na gamit ko. Magiging isang malaking tulong ito sa pagre-recondition ng clay. Lalo pat luma na ang gagamitin kong clay sa proyektong ito. Di ko naman ma-recondition na maayos yung clay na gagamitin ko. Masakit kasi sa palad eh. Pero kapag may gamit ako nito, mas madali ang proseso. Sa unang salang, hindi makinis ang lumalabas. Dahil na din sa kalumaan nito, nag-evaporate na kasi ang oil content nito. Mapapansin nyo, sa lahat ng proyekto ko, lagi kong binibilog ang clay. Mas madali kasing iporma ang clay mula sa bilog papunta sa ibang hugis. Gaya na lang nito. Akalain mong isda ito, pero ito ang magsisilbing katawan at mga binti. Dumako naman tayo sa paa. Kailangan ko lang baloktutin ang ginawa nating binti sa isang patag na salamin upang ito'y kumurba. Sunod, ang mga braso at kamay. Pansinin niyong mula sa bilog, ginawa ko itong pahaba upang maging braso at ang kanyang kamay. Idinikit ko na ang kanyang braso sa kanyang katawan. Sunod naman ang kanyang daliri. Gumamit naman ako ng toothpick upang maging duktungan ng katawan at ng ulo. At ito'y magsisilbing kanyang leeg. I-bake ang polymer clay sa 275 degree Fahrenheit for 15 to 30 minutes. Kada 1/4 inch na kapal nito. Binake ko na yung katawan para ito'y tumigas na. Mahirap kasing lagyan ng detalye kapag malambot yung clay eh. Nade-deform, nasisira. Tsaka mas madaling lagyan ng detalye kapag yung base matigas na. Shoutout nga pala sa aking maestra nung elementary days. Naalala nyo yung art class? Kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo pagkatapos ng video na to. Yung napagkamalang uod yung ginawa kong astig na ahas. Ang astig-astig nun eh. Pero alam nyo ba, yung uod na yon, yun ang pinakamahalagang sangkap sa pag-sculpture at tinatawag yung details. Kasi boring naman yung isang sculpture kapag walang detalye, di ba? Plain na plain. O hindi din. Eh basta, ganun. Mula sa kaperasong clay, inilapat ko na ito sa toothpick upang kanya maging leeg. Dumako naman tayo sa kanyang ulo. Inihulma ko ang clay sa hugis na oblong. Pinisil ko ang bandang gitnang bahagi upang magkaroon ng pagitan ang kanyang pisngi at ang kanyang noo. Ang gitnang bahagi ay paglalagyan ng kanyang mata at ang ibabang bahagi ay para sa kanyang bibig. Guys, prototype lang tong pinapakita ko sa inyo ah. Magkaroon lang ng demo ba? Dumako naman tayo sa kanyang buhok. Prines ko lang ng 3 beses yung clay para magkaroon ng opening. Doon ko na sinimulan pakinisin para kumurba bawat pagitan. Ang daming biyak sa ulo. Pero don't you worry, gagamit lang tayo ng turpentine at kapiraso ng clay. Tas itapal-tapal na natin yan sa mga biyak. Bumutas ako ng maliit sa kanyang uluhan dahil dito ilalagay ang kanyang signature hairpiece. Heto na ang kanyang signature hairpiece. Dumako na tayo sa pagpipinta dahil hindi masaya ang buhay kung walang kulay. Gumamit ako ng pinaghalo-halong kulay para sa kanyang damit. Orange, white, brown ang ginamit ko para dito. Sa kanyang pants naman, brown at green. At sa leeg, braso at muka, syempre flesh. From the word itself, you know. Nagseryoso ako dito kaya hindi ko na napakita yung pagpipinta ko sa mata. Kasi konting pagkakamali lang, masisira yung art natin. Tas yung bibig niya, pininturahan ko ng pinaghalong red at black para maging maroon. Yung kanyang buhok, dark gray. Para di naman plain. Kasi mas cute yun eh, kaysa plain. Tingin nyo. At ito na ang huling parting aking pipintahan. At ang resulta? I want to take this opportunity to thank Miss Abby Animation for the introduction of this video. At maraming salamat din sa walang sawa niyong panonood sa channel na to. Hanggang dito na lang muna sa ngayon. Paalam! Hi!